Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang game ng Los Angeles Lakers kontra sa koponan ng Phoenix Suns na pinangungunahan ni Kevin Durant. Ngayon mga ropa, dito sa game na to, tinambakan na ng Phoenix Suns ang koponan ng Los Angeles Lakers, pero still nakahabol pa rin ang koponan ng Los Angeles Lakers at naka-comeback pa sila. Sa pagkakataong to mga ropa, what a game at nakakamangha yung comeback na ginawa dito ng Los Angeles Lakers. First time in 13 years mga ropa para sa franchise ng Lakers, dito lang ulit sila nagkamit ng 2-0 record sa opening frame ng NBA season. Ngayon mga ropa, isang magandang pangita ito para sa Los Angeles Lakers team at sa mga fans ng Lakers. Dito sa game na to mga ropa, makikita natin yung lakas na kayang gawin ng Los Angeles Lakers kontra sa mga kalaban nila. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown, Los Angeles Lakers versus Phoenix Suns. Simulan na natin to. Okay game. Okay game dito sa game na to mga ropa. Si Kevin Durant ang nanguna para sa koponan ng Phoenix Suns with 30 points. At dito opening frame pa lang mga ropa, nagpakawala na si KD ng malupit na 3-pointer dito. Easy 3 points para sa kanya, basket is good. Doon na tayo dumako sa may kabila possession ng Lakers mga ropa. Ang first 5 nila dito, LeBron James, Anthony Davis, D'Angelo Russell, Rui Hachimura at Austin Reeves. Ngayon mga ropa, ang position nila dito sa possession na to, spread out again. Si Anthony Davis andito sa may ibabaw at wala siya doon sa may ilalim. Kahit si Rui Hachimura at LeBron James mga ropa na forwards ay nandito rin sa ibabaw. Ibig sabihin yung lineup nila spread out. So ginagawa yan ng Lakers mga ropa para yung depensa dito ng Phoenix Suns simula pa lang, una pa lang ng game, mapalawak nila para later on mga ropa madali silang makapag-facilitate kung maluwag yung depensa dito ng Phoenix Suns. At dito nga sa senaryo na to mga ropa, bagong-bagong play pa lang to ng Los Angeles Lakers. Anthony Davis yung rumisib ng bola dito sa may ibabaw at nagbigayan lang sila ng bola dito ni Austin Reeves. Pero konting pagmamando lang dito ng bola ni Austin Reeves at give and go niya kay Anthony Davis, naiwan agad yung depensa dito ni Devin Booker. At the same time, walang sumalo or nag-close out sa kanya dyan pag salaksak niya doon sa may ring. Kasi nga, ang tendency na ginagawa dito ng spread out na position ng Lakers, para ma-spread out din yung depensa dito ng Phoenix Suns. Nasaan yung ko-close out dyan? Yung bantay ni Bani Anthony Davis. Nakadikit siya kay Anthony Davis dito. Kaya wala talaga maka-close out dito kay Austin Reeves. Easy 2 points na yan para kay Austin Reeves. Basket is good. Eto mga ropa, usapang depensa naman ng Lakers dito sa game na to. Man-to-man defense ang kanilang gamit. At pansinin natin si Jusuf Nurkić mga ropa, nandyan din yan sa ibabaw para mag-set lagi ng screen dito sa players ng Phoenix Suns. Si LeBron James mga ropa ang tumatao dito kay Kevin Durant. At syempre, ang commendable na ginawa dito sa defense ng Lakers mga ropa na napansin ko, nakaangat si Jusuf Nurkić dyan mga ropa. At the same time, si Anthony Davis nakaangat din dyan. Hindi siya nag-settle dito ng drop defense. Usually mga ropa, yung ibang teams mapapansin natin, naka-drop defense yung center nila. Pero si Anthony Davis dito mga ropa, hindi siya naka-drop defense kahit nasa ibabaw siya. Nag-set na nga ng screen dito si Jusuf Nurkić para makuha niya yung depensa dito ni LeBron James. At yun naman ang nangyari mga ropa, dahil na-delay sa depensa dito si LBJ nung ginamit na ni KD yung screen dito ni Jusuf Nurkić. Pero commendable talaga yung ginagawang defense dito ni Anthony Davis, dahil paggamit ng screen ni KD dito, iniwanan niya na si LBJ na close out agad ni Anthony Davis dito si Kevin Durant. Tingnan nyo yung position dito ni AD mga ropa, nandito na siya sa ibabaw. Ibig sabihin, confident si Anthony Davis sa depensa na meron siya, na kaya niyang dumepensa kahit sa ibabaw, na kahit malaking player siya or center siya. Kasi yung ibang center mga ropa, pag nandiyan na sa ibabaw, usually mga ropa, naiiwan yung ibang centers kasi mababagal sila kumilos. Pero tong si Anthony Davis, meron siyang proper footwork at lateral na kaya niyang sabayan yung depensa dito ng Phoenix Suns kahit nasa ibabaw siya or kahit si Kevin Durant pa yung i-close out niya dyan sa may ibabaw. Ang tendency dito mga ropa, nakakuha sila ng great stop at nakakuha ng steal dito si Anthony Davis na napulot ni LeBron James. Grabe yung Anthony Davis, nauna pa siya doon kumaripas doon sa may kabilang ring at iniwanan niya pa sa depensa dito si KD. Ang tendency fast break ng Lakers, easy 2 points para kay Anthony Davis, no problem. Eto again mga ropa, another good example ng offense ng Lakers na ginagamit nila ngayong season. Naka-spread out na naman sila dito sa may court. At sa pagkakataon na to, D'Angelo Russell ang nagmamando ng bola sa may ibabaw. Pansinin natin dito yung depensa ng Phoenix Suns. Kung tinginan lang mga ropa, ang luwag diba? Parang kayang-kaya yung pasukin ng mga players ng Lakers. Pansinin natin si Rui Hachimura dito sa may corner at pansinin din natin si Kevin Durant dito na dumedepensa sa kanya. Ngayon mga ropa, sumalaksak si D'Angelo Russell dito. Naka-attract siya ng depensa dyan ng Phoenix Suns. Normal reaction yan sa defense sa Phoenix Suns players para mag-close out dito yung lane na papasukin ni D'Angelo Russell. Pero sa atake na to ni D'Lo mga ropa, na-attract niya dyan yung mata ni Kevin Durant.
Kung kaya si Rui Hachimura dito, naka-segue dahan-dahan lang, nakabeso siya doon sa may ilalim ng walang kahirap-hirap. At pansinin natin yung ilalim dito ng Phoenix Suns mga ropa. Ang luwag niyan. Maluwag yan dahil nga sa spread out position na ginagamit ng Los Angeles Lakers dito. Wala sa ilalim si Anthony Davis. Ibig sabihin, maluwag talaga yung ilalim dyan sa depensa ng Phoenix Suns. Ang tendency dito mga ropa, ang outcome, ang daling napasa ni D'Angelo Russell dito yung bola nung kumatna si Rui Hachimura sa ilalim. Wala man lang naging resistance dito yung Phoenix Suns para sana saluhin yung pasa or i-deflect yung pasa. Pero dito ang dali lang napasa ni D'Lo yan. Dahil nga sa spread out position dito ng Los Angeles Lakers, easy 2 points para kay Rui Hachimura. Pero dito sabi ko nga mga ropa, tinambakan ng Phoenix Suns ang upunan ng Los Angeles Lakers dito. Particularly mga ropa sa first at second quarter. Although good defense naman yung lalaro ng Lakers dito, pero hindi nila makontain yung galing ni Kevin Durant. Nag-drive si Kevin Durant dito, mid-range jumper, easy 2 points para sa kanya. At na same time, ang init din ni Devin Booker dito. Nag-transition 3-pointer siya dito. Ang taas ng talon, ang hirap abutin yan mga ropa. Transition 3 points yan. Basket is good para kay Devin Booker. Sa game na to mga ropa, 23 points ang tinala ni Devin Booker. Samantalang si Kevin Durant naman ay nagtala dito ng 30 points. Another one mga ropa, Devin Booker ulit sa may 3-pointer. Basket is good yan para sa kanya. At sumalaksak pa siya dito, nakakuha siya ng easy 2 points. Kung kaya't sunod-sunod ang puntos dito ni Devin Booker. At yan, unti-unting natambakan ang kupunan ng Lakers. Sumali pa dito si Bradley Beal sa hot shooting ni Devin Booker. Sumabay pa siya dyan. 3-pointer again para sa Phoenix Suns. At sa pagkakataon na yan mga ropa, 48-26 ang score. 22 points na tumataginteng ang hawak agad ng kalamangan ng Phoenix Suns dito, second quarter pa lamang. Sa kabilang manda mga ropa dito sa Lakers, pinasok na yung rookie nila na si Dalton Kenek. Ora mismo mga ropa, nag-ambag agad dito si Dalton Kenek dahil bumukol siya dyan na may 3-pointer. Basket is good. At sumunod mga ropa, another 3-pointer na naman. This time bumabantay sa kanya dito si Kevin Durant. Sinize up niya dito ang depensa ni Kevin Durant. Pero dahil may konting espasyo dito sa depensa si KD, pinukol ni Dalton Kenek again sa may 3-pointer yan. Another one, basket is good, 3-pointer para kay Dalton, no problem. Kahit pa paano mga ropa sa senaryo na to dahil sa 3-pointer si Dalton Kenek, hindi na maga ang kalamangan ng Phoenix Suns at lumaki pa. Umabot sa 55-35 ang score, 20 points ang kalamangan ng Phoenix Suns. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, dito na umarangkada ang kupunan ng Los Angeles. Una mga ropa, transition offense ng Lakers dito. Pinasa kay Austin Reeves sa may corner 3 yung bola. Pero na-close out naman niya ng Phoenix Suns. Pero sa close out na yan mga ropa, nakakuha ng fake si Austin Reeves dito para sa isang open look 3-pointer. Dito na nga nagsimula ang makahabol ang kupunan ng Los Angeles. Austin Reeves for 3, basket is good, no problem. At another one mga ropa, eto, duo ni Anthony Davis at Austin Reeves. Easing-easing pick and roll lang ang ginawa nila dito. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, nahirapan si Jusuf Nurkić sa depensa at i-contain ang dalawang to. Ang nangyari dyan mga ropa, walang kalatoy-latoy, easing-easy lang, parang hindi nag-exert ng force at energy ang dalawang to. Nakakuha na agad ng easy 2-pointer dito si AD, basket is good, no problem. At the same time, syempre, hindi papahuli dyan sa opensa ang The King LBJ. Nakakuha siya dito ng clear na pose dito sa ilalim. Kung tinginan lang mga ropa, sa size, lamang na lamang si LBJ dito. Kaya kinapitalize niya na yung advantage na yan. Kaya ang nangyari, easy 2 points para kay LBJ, basket is good. Take note mga ropa, si Austin Reeves ang second highest scorer dito para sa team ng Lakers with 26 points. Ang nangunguna dyan mga ropa, si Anthony Davis with 35 points. At sa play nga na to mga ropa, depensa ang Lakers. Nakakuha si Austin Reeves dito ng steal. At tignan nyo, what a move ang kanyang ginawa dito kay Devin Booker. Iwan ang depensa dito ni Booker. Ang tendency mga ropa, fast break na ni Austin Reeves at nakakuha pa siya dyan ng easy 2 points. Penetration naman ni LeBron sa kabilang banda mga ropa. Nakuha niya dyan yung depensa, na-attract niya yung depensa dito ng Phoenix Suns. Kaya ang ginawa niya dito, high IQ play by LeBron James. Kinick out niya yung bola dito kay D'Lo. Pero again, na-close out din si D'Lo dito sa may 3-pointer. Kaya nag-make siya ng extra pass dito. Kaso mga ropa, si Austin Reeves ang naiwang open dito para sa kupunan ng Phoenix Suns. At walang naka-close out dito kay Austin Reeves. Kaya open 3-pointer again para kay Austin Reeves. Basket is good. Take note mga ropa, si Austin Reeves ay 5 out of 7 sa may 3-pointer dito sa game na to. Another one again mga ropa, fast break na naman ni LBJ.
Pero dito, naka-close out sa kanya si Kevin Durant. Kaya hindi niya naitira dito yung bola. Pero guess what? Guess who again? Sino yung nakapwesto doon sa may 3-pointer? Austin Reeves na naman, mga ropa, nakapwesto dito sa may 3-point line. At open na naman yan para kay Austin Reeves. Another 3-pointer para sa kanya, basket is good, no problem. Sa pagkakataong to, mga ropa, unti-unti nang nakahabol sa score ang upunan ng Lakers. At ang Phoenix Suns, mga ropa, walang magawa dahil dyan sa burst of offense ng Lakers. At hindi pa dyan natatapos, mga ropa, tingnan natin to. Ang gamit at depensa dito ng Phoenix Suns man-to-man defense. At ang nakatoka dito kay LeBron James ay si Bradley Beal. Siyempre, sinasabi ko nga, si Anthony Davis, mga ropa, laging nandito yan sa may ibabaw. Kasi nga, ang opensa lagi ng Lakers ay nakaspread out. At si AD, mga ropa, nito sa ibabaw. Tapos, tingnan natin dito si Jusuf Nurkic na bumabantay dito kay Anthony Davis, naka-drop defense. Ang pagkakamali lang dito ng Phoenix Suns, especially kay Bradley Beal, dumaan siya dito sa ilalim ng screen ni Anthony Davis. Ang tendency niyan, mga ropa, sinong sasabay dito kay LeBron James in case na tumira to sa may 3-pointer? Dumaan sa ilalim ng screen si Bradley Beal. In-screenan tuloy siya dyan ni Anthony Davis. Kinapitalize na ni AD yan. Ang senaryo, mga ropa, open si LBJ din sa may 3-pointer at ipupukol niya yan. Basket is good para kay LeBron James, no problem. At another one, mga ropa, back-to-back possession to, mga ropa, ha? Hindi na natututong si Bradley Beal. Again, ganun ulit ang kanyang ginawa. Dun siya sa ilalim ni Anthony Davis dumaan. At napansin ulit yan ni Anthony Davis, kaya kinapitalize niya ulit. Tinulak niya pa ng bagya dito si Bradley Beal. Again, open na naman si LBJ dito sa may 3-pointer, top of the key. Dahil nakuha niya yung unang 3-pointer na ipasok niya. At syempre, ipupukol niya yan. Again, LBJ 4-3, long bomb, basket is good, no problem. Dahil dyan, mga ropa, umabot na sa 71-68 ang score. Tatlo na lang ang lamang ng Phoenix Suns na kanina umabot sa 22 points. This time, nakakuha pa ng easy layup si LeBron James para sa 2 points. Habol na habol na talaga ang score dito ng Phoenix. At syempre, 35 points ang inambag ni Anthony Davis dito. Hindi siya magpapahuli dyan sa puntosan. Kinapitalize din sa pagkakataon na to ng Lakers ang strength na meron si AD. Kung kaya't sunod-sunod na easy 2 points ang kanyang ginawa at pinundar dito para sa Lakers. Tapos sa senaryo na to, mga ropa, ang ganda ng move na ginawa ni Austin Reeves dito para sa step back 3-pointer. Dito na nakuha ng Lakers ang kanilang kalamangan. This time lamang na ang Lakers at ang kupunan na ng Phoenix Suns ang nagahabol. Pero kahit sinubukang humabol dito ng Phoenix Suns, mga ropa, hindi na nila nagawa dahil sa overall effort ng players ng Los Angeles. Ang lakas ni Anthony Davis, mga ropa, ang galing ni Austin Reeves, nandyan pa si D'Angelo Russell. At sa same time sa pamungo ng LeBron James at syempre ni head coach JJ Redick para sa pambihirang diskarte ng Lakers na to, abante na sila sa standing na 2-0 at nakambak pa nila ang game na to against sa Phoenix Suns. Again, first time in 13 years nangyari para sa franchise ng Lakers na 2-0 against sila sa opening frame ng NBA season. Ngayon, mga ropa, anong masasabi nyo sa pambihirang plays na ginagawa ngayon ng Los Angeles Lakers dito? Tingin nyo, magpapatuloy ba to? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba para makapagkwentuhan tayo.